Hello mga kahalamanin! So today's video naman ay magpropagate tayo ng Philodendron Brazil. Yan, pinipili ko na kung ano yung mga dapat putulin sa kanila. Yan, ang lalaki na nila at ang tataas. Ang Philodendron Brazil ay pwede silang indoor plants at pwede rin silang pagapangin sa kung saan saan. Yan, magtayo ka lang dyan ng ano nila, pwede na yan. Gagapang na sila dyan. Diyan puputol na ako ng mga vines nila para yun ang mga itatanim natin. Yan, ito pwede na yan. Tapos dito sa baba marami na rin pwedeng ipropagate eh. Yan yung mga dulo nyan, pwede na natin yan ipropagate. Yan, okay na yan. Mga dalawa to tatlong dahon, minsan apat na dahon, putulin na natin kasi mabilis lang naman sila mabuhay. Yan, okay na yung ganyan. Ito, puputulan ko pa ganyan dito. Siguro mga limang dahon to. Kasi mas mabilis mabuhay ang Philodendron Brazil kapag tinanim mo sila na madami pang dahon. Kasi kapag tag-iisa mo sila tinanim, tag-iisang dahon, matatagalan sila mag-ugat. Ito, mukhang pwede na rin siguro to. Mga bagong sibol yung dahon nila oh. Ito mukhang masigla naman to, mukhang madami ring dahon. Yan, medyo may ugat-ugat pa. Mas mabilis sila mabuhay niyan. Tara, samahan niyo ako. Itatanim na natin to sa paso. Yan, dala-dala ko na yung pasong pagtataniman nila. Yan, puputulin na natin yung mga mahaba. Kahit tag-isa, okay lang yun. Yan. Pero itong iba, mga yan, limang dahon, pwede na natin diretso sa lupa yan. Yan, mga apat na dahon, diretso na rin natin sa lupa. Ito, dalawang dahon. Ito, tatlong dahon. Pwede na natin yan diretso sa lupa kahit hindi na natin sila putul-putulin. Yan. Kumuha na rin ako ng lupang pagtataniman nila. Nilagyan ko na ng lupa yung paso. Huwag lang din masyadong punong-puno yung paso. Ayan. Ilalagay ko na ngayon yung mga itatanim natin dyan. Ayan, hindi pa natin sila, ano, parang buhay na kagad sila. Ang kikintab ng dahon nila, oh. Mga 1 week yan, may mga ugat na yan. Pero lalagay muna natin sila sa malilim. Huwag natin sila paarawan kasi masusunog yung dahon nila. Sa mga shaded area lang natin sila muna ilalagay. Tapos lalagyan ko na ng lupa ulit, yan. Lagyan natin ng lupa. Yung mga gilid-gilid. Yan, kailangan natin itaktak para kumalat yung lupa. Yan, taktak lang ng taktak. Siksikin din natin yung lupa para kapag nilagyan natin sila, hindi sila matumba. Yan, mukhang okay na yan. Siyempre, didiligan natin ng tubig. One eternity later. So, yun na nga mga kahalamanin. May mga 3 linggo nang nakalipas at ito na siya ngayon. Yan, ang haba na rin ng mga vines niya. Pwede na rin i-propagate. Sa mga plant lover na katulad ko dyan, please subscribe to my channel at palike na rin at pahit ng notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video. Salamat!